Okay, kabayan, muli nagbabalik po ang inyong lingkod, Ating Alamin. Ano po, ka Gerry Jeronimo at tayo po ay live sa Facebook sa araw na ito. Good day po para sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Pilipinas. Special mention po natin yung mga viewers ng Ating Alamin sa gitnang silangan, no, sa ating Middle East at ilang bansa po tulad ng Italy at Canada na kumukontak po sa ating palatuntunan ng Ating Alamin. Yung mga friends din po natin sa Finland, ano po, at saka sa USA, Michigan, kumusta na po kayong lahat yan? Always stay safe kasi mga senior na rin naman po tayo, kabayan ko. Okay, pasalamat tayo, kabayan, dahil may dumating na more than 5 million doses ng vaccine sa bansa. Binili at donation po like Sinovac at Pfizer vaccine, kabayan. Alam po ninyo, kabayan ko, balita po sa ibang bansa, medyo napapababa yata po ang kaso ng COVID, ano? Like in Brazil, na binigyan ang mga tao ng inactivated vaccine. Ang tawag po nila rito ay traditional, kabayan. Sana naman mabawasan na rin po ang kaso sa Pilipinas. Basta't sunod lang tayo sa mga expert, kabayan. At ito po ay makapagbibigay sa atin ng ginhawa. Alam po ninyo, kabayan, may kaugnayan dito. May nabasa po tayong statement para sa mga hindi naniniwala sa bakuna. And I would like to quote, kabayan, do not disregard the advice of a specialist just because you do not understand. Amen, kabayan. Okay, yan po, kabayan ko, ay tatalakayin po natin sa mga darating na pagtatanghal ng ating programa, Ating Alamin, Facebook Live po tayo, kabayan. Okay, sa araw na ito, guest po natin ang isang entrepreneur sa larangan po ng agrikultura. Alam po ninyo, na-contact po natin siya nung ilang taon na nakalilipas, nag-umpisa sa maliit na proyekto pero ngayon medyo malaki na at nag-diversify pa ang nasabing gano. Ang mag-asawa po ay sina Joni at Susan, ano po, Sanchez. At ang tawag po nila sa kanilang proyekto ay Joni and Susan Agro Shop. Sa araw nito, kabayan, kasama po natin si Ginong Joni Sanchez. Magandang araw sa iyo, Joni. Kumusta na po? Magandang araw din po, Kaya Jerry. At kayo namimiss na namin. Kailan po ba kayo babalik sa amin? Kung hindi nagkaroon ng... Tayo, Kaya Jerry. Ngayon, kung yes, babalik kayo, medyo malaki na yung babalikan nyo. Hindi na po doon sa backyard. Oo nga. Okay. Kaya Joni, pagkong ano, ang request ko lang, hintayin mong matapos ang sinasabi ko, ako kaya sinasabi mo, para hindi tayo nag-overlap, ano. Okay, kabayan, balikan natin si Joni. Joni, ano ang masasabi natin para entrada po natin? Ano ang nangyayari ngayon sa proyekto mo sa Susan, sa Joni and Susan Agro Shop? Kwento mo sa amin ng kaunti. Okay, Kajeri, ngayon po, very challenging po, no? Buong mundo po ang ating hinaharap na pandemya. At particularly po dito sa atin sa Pilipinas, sa San Pablo City, Laguna, ay patuloy po ang ating agrikultura, ang negosyong agrikultura, subalit may mga challenges po tayo. Ganun pa man po, tayo ay lumalaban po. At kung kayo po ay napunta noon, backyard size lang po, 900 square meter, ngayon po ay nasa 7 hectares po tayo. At dinidevelop po natin. Ang develop po doon ay yung 2.5 hectares po ay naging Johnny and Susan Agro Shop and integrated farm po. So before COVID po talagang Kajeri, napakadami po na tayo po dinadayo at tayo po ay na-accredited na po ng Department of Tourism as Agri-Farm Tourism Site. At accredited na rin po tayo ng ATI. So yung mga pangarap ko po noon ay dumating na pong kusa doon sa aking nilipatan na 7 hectares. At yung 2.2 pero 2.5 lang po yung aking yung dinidevelop namin doon. Na andun na po yung hydroponics, sunflower farm, ATV rides, greenhouse restaurant, pavilion, tent, campsite. Yan na po yung development doon po sa ating bagong integrated farm. Ang tawag na po doon ka Jerry ay Joni and Susan Agro Shop and Integrated Farm. Yan po ay along the highway naman po. At kayo nga po hinihintay-hintay namin doon kasi na-feature na kami sa iba't ibang national TV. Kayo po ay hinihintay namin pa for the second time. At yun nga lang po, ang challenge po ngayon, Jerry, ay pandemic po. Kaya tayo po ay nasa, ang Laguna po, ang San Pablo ay nasa MECQ. At kasalukuyan pong medyo
sarado po ang ating mga establishment dito. Even yung alpesco po, kasi doon sa farm namin, may restaurant kami, may dining, pwedeng alpresco stone po yun, hindi rin po pinapayagan. Kaya po, medyo challenge po sa atin. Ganun pa man, meron po tayong mga taniman, diretso po yung ating taniman ng mais, yung mushroom, at saka po yung Gerry, may water refilling station na rin po tayo. At yan po yung saka bigasan ng bayan. So yan po yung dire-diretsong bahagya. Kasi sumusunod po tayo sa protocol ng local government. In fact, bukas po meron po kami meeting sa local government dito at tatanungin namin kung ano na buong plano. Kasi talagang nagdurusa po ang ekonomiya natin, Gerry. Even yung agrikultura po ay tinatamaan din kasi yung logistic po ang problema. At saka yung mga babagsakan, sarado. Yan po yung epekto. Pero maganda naman po at hoping tayo kasi tayo ay nasa essential. Nga lang, ang pagdating sa mga logistic, dyan po tayo naapektuhan. Pero lumalaban po, Gerry. I'm sure dyan po sa inyo, sa Batangas po ba yun sa inyo, halos pareho din po ang sitwasyon. Mas maluwag nga yata po sa inyo pero dito po mahigpit talaga. So yun po, marami na pong development. Kaya Gerry, kung makakarating po kayo dito before COVID, mamamangha po talaga kayo. Pero ngayon po, medyo sarado po yung operation natin. Pero tuloy-tuloy po yung ating pagtatanim. At makikita naman po nila sa aking Facebook, lagi po kaming naka-updated po. Video and pictures. Yun po, Gerry, gusto kong magsalita ng madami, pero syempre, ang oras po ay para sa inyo. At ako'y singit lang. Okay. Joni, matanong ka namin, nag-umpisa ka sa pagtatanim ng mga gulay, ano? At paano, bakit mo naisip na ito ay palakihin at gawin itong parang isang talagang napakalaking negosyo? At ano inumpisahan mo nung ito ay ilipat mo sa more than 2 hectares na ngayon ay kasalukuyang na-develop na parang isang agro-tourism project na kagaya ng binanggit mo? Ano inuna mo sa nasabing proyekto? Gerry, ang motivation ko lang po ay makakain ng masustansyang pagkain, sariling pagkain, at mura. At Gerry, alam niyo po, ngayon nagka-COVID, alam naman po natin, yung nagka-COVID po tayo, ay naging epektibo to, itong aking ginawang ito. Ang dami pong naging plantito. So, hindi ko po inyo akalain na darating ang COVID, ang pandemya, pero yung ginagawa ko pong yun, ay yung po ang naging motivation ko. Yung pagtatanim ng sarili, makakain ng sarili, siyempre pagka sarili mo mura. So, naglibang lang ako, Gerry, sa totoo lang po, naglibang lang po sa 400 square meter, naging 900 square meter, tapos dinayo na po tayo ng mga gusto kong matuto. So, half of the service po ng negosyo namin ay talagang service po talaga kasi tinuturuan namin sila ng libre noon. Yan po ay sa pagtatanim lamang, sa paso, sa container, na ngayon po talaga ay lumaki po siya ng lumaki hanggang sa nakalipat na po kami sa 7 hectares. 2.5 po yung ginagalawan namin and the rest of 5 hectares ay yun po ay yung rambutan and lansones. So ang motivation ko lang dito, Gerry, ay makakain tayo ng masustansya at maging self-reliant tayo. Which is ngayon po ay yan ang kailangan ng mundo ngayon, ng bawat isa. Magkaroon ng sariling pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga edible plants. Kasi miski may pera po kayo, hindi kayo makalabas. O kaya miski may bibilhin kayo, hindi kayo makalabas. Kung meron po kayo sa bakuran, which is yung po ang naging motivation ko nung ako'y nagsisimula. Makakain ng sariling pagkain na sa sarili mong bakuran. Yung po ang motivation ko, hindi ka magugutom. Bigas na lang ang kailangan. Okay. Yan. Okay, Johnny, mabalikan ko yung unang proyekto na pinuntahan ko. Kumusta yung project mo para makapagtanim ng mais ang mga kababayan natin at the same time, binibigyan mo sila ng hanap buhay at negosyo na kapag ka nakikipag-ugnayan sa'yo. Kumusta naman ito? Ito ba ay ongoing pa rin? At marami bang natutulungan dito? Gerry, tuloy-tuloy pa rin po. Yun po kasi yung big scale ng aming farming, yung corn.
sa pagtatanim po ng mais, kami po ay nakipag-collaborate sa mga gustong magtanim pero walang kakayanan, pero may meron naman silang puhunan. So yun po, tinutulungan po namin sila. So paano po yung pagtulong namin? Since ang amin pong, siyempre, ka Gerry, legal po tayo, mayroon po tayong mga business permit, kaulang papeles. Ang nakalagay po doon ay servisyo, service. So sa pamamagitan po doon, nakapagservisyo kami in a way na sila po ay ipinagtatanim namin. Yan. So parang patanim system po yon, ka Gerry. At yun ay may 11 years na po namin ginagawa. Ito po yung Corn Plantation Partnership Program. So magpapatanim lang po sila sa amin. Meron po yung kaukulang kontrata ng 2 taon. Tapos meron po silang kaukulang kita sa loob ng 1 taon hanggang 2 taon. So simply patanim system po. Kaya rin hindi ko lang po ma-reveal yung mga figures. Medyo, ano po yun, medyo komplikado po yun. Ang lagi ko po sinasabi, kung interesado po kayo sa patanim system namin, hanggang ngayon po, ay magpunta lang po kayo sa aming farm o sa opisina sa San Pablo City, Laguna. Simple lamang po yon, patanim system, nagpatanim ka sa amin, kami po ang bahala sa lahat, sa lupa, sa fertilizer, sa tao, sa lahat, sa machine, kumpleto po kami. Then meron po kayong kaukulang kita after 1 year and 2 years. Yun po yung, yung tulong namin. Or, pwede naman namin kayong turuan ng sariling protocol. Kayo po ang magmamanage lahat, pero sarili po ninyon. So, yun po yung dalawang pwede namin itulong. Pwede namin turuan kayo ng protocol ng pagtatanim sa mais, or pwede po kayong sumama doon sa aming programa, which is Corn Plantation Partnership Program. Partnership po ito, partnership. Ibig sabihin, simply nagpatanim lang po kayo sa amin, and then may kukulang kayong kita after 1 year or 2 years contract po. Yung ganun ano po? Yung buyback buyback scheme ba, meron bang buyback scheme ito o sa, sila na magbebenta ng kanilang mga produkto para yung kita sila na rin ang makakakuha direktamente? Okay po. Dati po may buyback system po kami, pero dahil po ngayon ay limitado po ang logistic, limitado po ang buyer. So ngayon po hindi po namin may papangako yung buyback system. Pero yung pagtuturo po ay may tuturo po namin yung protocol. Pero pagka kayo po ay nasa programa namin, yung Corn Plantation Partnership Program, wala po kayong intindihin market po doon. Kasi sigurado po yung kita. Guaranteed po yung income po ninyo doon po sa kaukulang presyo o halaga na ilalabas po nyo sa bawat ektaryang, isang ektaryang lupa na taniman. Yan. Simple bakit lang yun, ka Gerry. Bakit mais ang pinili mo, Joni? Kasi po ang mais ay sa totoo lang, ka Gerry, napakababa po na aking dahilan, no? Pag nakakita po ako ng field na napakalawak at green na green, lalo na namumulaklak, tuwan-tuwa po ako. Kasi ang motivation ko po ka Gerry doon, ang dami nating nakatiwangwang na lupa, puro damuhan, puro talahib. So yun po yung naging motivation ko doon. Ta hektarya po ang ating nadadaanan sa highway, sa barangay. Sabi ko, bakit hindi ito taniman? So yun po yung naging motivation ko. Instead na talahib, instead na mga damo, bakit hindi mais? Kasi ang ganda ng mais. Yun lang po naging motivation ko. But then, syempre, inalam ko po yung mga proseso. Yung pag-land preparation, yung gagastusin doon, sinong mag-harvest, anong buto ang ilalagay doon, tapos magkano. So, inaral ko po yun. At hindi po madali, ka Gerry. May talo. Yun po yung ayokong subukan ng mga tao. Huwag munang pumasok sa isang bagay na walang kaalaman lang kasi may talo. Ayoko po, I'll take the risk. Kasi gusto ko po eh. Kasi motivated po ako na isang lugar o isang field ay matamnan, mapaganda. At ang aking parahan po ay taniman natin to ng mais. Pero paano? Yun po yung inalam ko. Sabi ko, madugo pala. So, ka Gerry, sa madalas salita, nagawa ko po ito, more than 100 hectares po, pero madugo. Kumbaga, nilinis ko po ang lahat. At yun po yung offer na, yun yung aming programang ginawa. Kung sino man ang magtatanim, tuturuan namin, pero may choice ka. Kung papasok ka sa programa, guaranteed yung inyong income. Simple lang po, okay. Yung aking motivation. Mapaganda.
ang mga nakasiwang na lupa. Speaking of motivation, anong mag-motivate sa iyo para mag-branch out ka, mag-diversify sa pagpuproseso ng mga produkto na kagaya ng nakita ko na umpisa mo yung mushroom, pero ngayon may mga gulay, may mga prutas, at nakakagawa ng mga juice. Ano nag-motivate sa iyo para mag-branch out ka sa ganitong klase ng negosyo? Kajere, yung mais po kasi andyan lang, no po? So, alam na namin yan. Kasi sa mais po, meron kaming corn silage, grains, white corn, purple corn, yellow corn. So, Kajere, pag nasa agrikultura ka po, talagang hindi po mauubos yung pag-iisip mo eh. I'm sure ganun din po kayo. Sa totoo lang po, kayo ay idol ng aking tatay. Ano po? Na habang nanonood yung tatay ko, nasa tabihan ako palagi. Hindi ko po akala eh, na papasok ako sa agrikultura at kayo pa, ako pa makakausap sa inyo. Yung tatay ko po ay medyo nawala na siya na kayo laging tinututukan. So, ang aking pong motivation ka, Gerry, doon, pag nasa agrikultura ka, hindi mo uubos yung pag-iisip mo na kung ano, no? And by the grace of God, blessing po, yung mushroom po dumating sa akin, nagsubok lang po ako ng 1 square meter by 1 square meter, pinost ko lang using technology, and ang ganda po ng mga response. Kasi nakilala na po ako sa pagmamais. So, alam nyo, Jerry, pagka na-establish po yung karakter mo sa agrikultura, kahit ano pong gawin mo sa agrikultura, kung ano man yan, pagtitiwalaan po kayo eh. Ganun po nangyari. So, may mga dumating pong magagaling na technician na naging tao ko. So, kaya po namin napalawak yung mushroom. So, kung meron po kaming corn plantation partnership program, meron din kaming mushroom plantation partnership program. At nabiyayaan din po ako ng mga tao, since ako po ay dating galing sa restaurant, so nabiyayaan din ako ng mga tao na maggawa ng mga menu o kaya ng mga product ng mushroom. Ngayon po, available sa amin yung burger patty, tapa, tusino, yan po yung mga byproduct na namin na nasa canister. At ngayon po, marami kaming reseller ng mga yan. At sa restaurant po namin, 70% po ng aming menu ay purong mushroom po, like dinakdakan. Nako, Kajeri, kung makakarating po kayo sa farm namin, talagang ibang-iba. Hindi lang po siya farm. Mag-i-enjoy po kayo, hindi lang sa paligid, kundi yung mga menu namin. Farm to table po, ang sarap. Nanalo na po ng mga award yung aming mga menu doon. At ngayon po, pwede kayong magbenta yung mga tao na tutulungan namin by reselling. Nagiging reseller po sila ng aming mga produkto ng mushroom. Yung patty, tusino, tempura, yan po yung mga pwede nilang ibenta. Yan. Panay mushroom yan, panay mushroom. Panay mushroom yan. 100%. 100% po. Yan po. At okay. Jerry, may dagdag ko na rin ha. Yung pinaka-latest namin, yung sunflower. Meron po kami mga beauty product ngayon na FDA approved out of sunflower. Yan. Yan ang hindi nyo pa alam. Bakit mo naman naisipan yung sunflower na at pumasok ka sa mga beauty care para sa mga kababaihan? Bakit mo naisip yan? Kajeri, ganyan nangyari dyan. Yung akin pong Joni and Susan Agoshop and Integrated Farm, that's 2.5 hectares po. The rest is 5 hectares. Ito po yung berpe. Pero yung 2.5 na pinaganda namin, naging integrated farm, siguro most of the area noon na 2.5 ay puro sunflower. So we attract people because of the sunflower. So meron po kaming 6-7 maize ng sunflower. So yung 7 place maize na sunflower yon, yung po ay iba't iba yung level noon, iba't iba po yung edad noon. Kaya all year round yung bloom. Pampaganda lang po yung sunflower sa farm to attract people. Pero later on po, during pandemic, Jerry, na-discover namin, ito pala ay pwede rin pampaganda ng muka ng putis. Ito yung tinatawag namin rejuvenating set. And even sanitizer and sunflower oil po, nagawa po namin. We have 6 items out of sunflower at napa-approvean po namin yung sa FDA. Kajeri, yan po yung pinaka-latest namin. At ngayon po, inilagay namin sa e-commerce platform. Kajeri, browse po yung FB ko. Kajeri, makikita niyo po kung ano yung sinasabi ko. And siguro padalhan ko kayo ng mga materials. Yan po yung nangyayari ngayon sa Joni and Susan Agri-Shop Integrated Farm. Aside from the sweet corn, and aside from the mushroom and sunflower. Yan po.
Ay, saan grabe muna, saan mo natutunan? Saan mo natutunan yung pagpuproseso ng sunflower para magamit mo sa mga beauty kits ano, at mga marami pang mga produkto na pakikinabangan ng ating mga kababaihan? Okay. Kajere, ganito po yan. Again, napakabait po ng Panginoon. Binigyan uli kami ng mga tools o kaya mga tao na tutulong sa amin. Simple lang po yan. Nabigyan kami ng isang produkto. Raw product pa lang to. Ginamit ni Mrs. for 3 months. Ang ganda po ng resulta. So ang sabi namin, bakit hindi natin lagyan ng sunflower? Kasi marami akong sunflower dito. So mag-extract tayo ng sunflower oil, ilagay natin dyan. Nung inilagay po namin, ka Jerry, putok-patok, ang gumanda po yung mga product na yun. 6 na product yun, nilagyan namin ng extraction ng oil, at ay, ang ganda po, ang galing. So ito po yung kasi isang set po yun, 4 items, rejuvenating, pampabata, minting. Tapos yung isa, sanitizer, and yung isa ay sunflower oil. So lahat po yan ay based ng sunflower, plus aloe vera, cucumber. Yan po ay lahat tanim namin. Yan po yung raw mats from the farm. Tapos ngayon po, mga nasa bote na po. Yan po yung kagandahan noon. Ayun na. Sino nagturo sa inyo ng formulation? Joni, sino nagturo ng formulation ng mga produkto? Kajeri, medyo ano yan, medyo trade secret yan. Pero isang kaibigan lang po, tapos collaborate kami. So, yung aming pong planta ngayon ay nasa Caloocan. So, malaya naman pong mag-tour kami doon, kumbaga by schedule lang, pero ang planta namin na doon. So, tinuruan po kami ng mga formulation. Siyempre, collaboration na rin, tapos tinetest namin. So, hindi po ako chemist, pero isang biyaya po ang magkaroon ng kaibigan na chemist, kaya nag-collaborate lang po kami. So, raw mats sa akin, tapos yung kanya, yung konting formulation niya, tapos yun. At ito po ay registered po. Kaya madali po namin ito napa-approve sa FDA. Yan. Sarili po namin pangalan yun. Yun. Okay. At, Jerry, sa mga tumitanong, ano, may mga tinatanong yes, dito, how do we go about this kung kinakailangan mapasa ito sa Department of Trade, ano, pagkatapos kinakailangan dito ang financing support. Paano ang ginawa mo para ito mabigyan ng suporta sa pamamagitan ng pagkuha sa mga financing institution? Kajeri, ang totoo po niyan ay very tight yung budget. Ito po ay up to the last cent. Ang motivation po namin dito sa ito pong last product na to, lahat po ng produkto namin, corn, mushroom, and restaurant, tapos water refilling station, ganyan. Lahat po yan ay mga essential. Pero, Kajeri, dahil po sa sitwasyon natin, pandemic, ang hirap pong ibenta, ang hirap pong makipag face-to-face. Kaya po, nag-come up po kami, ano yung produkto na pwede nating dalhin sa e-commerce platform. So, nag-come up po kami doon sa produkto ng beauty product. Yan, and skincare product. Kasi nag-research po kami na kahit po ang tao walang pera, ay gumagastos pa rin pagpapaganda. In other words po, Jerry, up to the last cent po ng aming, kumbaga, ng savings, ay inilagay po namin dito dahil papunta na po, ang trending po ay papunta na po kasi sa e-commerce lahat. At nakikita po namin tatagal pa po yung pandemya. So sabi ko, paano natin maibebenta ang mga produkto na kailangan ay face-to-face pa? So hanap tayo ng isang items o isang sistema na sa e-commerce natin may lalagay. And these are the first, for now, yung beauty product. And later on po, lahat po ng mga farm produce ay ipapasok po namin dito. At Kajeri, nag-create po ako ng isang company. Ito po yung Just International. Joni and Susan International. Ito po ay ano po, kumpleto po ito, nakaregister na po ito, and yung product po namin, FDA approved na, at may sarili na pong opisina sa loob po mismo ng farm. So may sistema po kami. Pwede maging reseller ng mga tao at maging distributor. Yan po. Sariling pera po ito, in other words po, Jerry. Yan. May mga partners po kami, may mga partners kami na nakatulong dito
At ngayon po, open po kami sa preferred share na tinatawag. And that's another thing po. Kumbaga, kung gusto nila makipag-partner sa amin, punta lang sila sa farm, usap lang. Yun po. Okay. Finally, sapagkat hindi natin matitake up lahat itong mga proyekto ito. How do we get in touch with you kung sakasakaling may mga magtatanong at papaano mo sila bibigyan ng pagkakataon na makausap ka despite the pandemic at sa mga darating na panahon? How do they get in touch with you in the first place? Ito, para ito ay maraming mga tao ang makinabang din sa mga proyekto na establish mo. Okay, Ka Gerry, kami po ay nasa barangay San Ignacio, San Pablo City, Laguna, along the highway lang po yung aming farm. Makikita nyo po, napakalaki po ng signage namin doon. Joni and Susan Agro Shop and Integrated Farm or Jasip Sunflower Farm. Along the highway lang po, miski naka-tricycle, naka-jeep, naka-bus kayo, makakarating po kayo sa farm namin. Hindi na kayo pupunta ng iba't ibang barangay. Along the highway lang, before chaong po, mararating niyo po yon, baba lang kayo, yun na po yung farm namin. Makikita niyo po, napakalaki po ng signage. And pwede po kayong mag-visit sa page namin, Joni and Susan Agro Shop and Integrated Farm. Joni and Susan, Bigasan ng Bayan. Joni and Susan, International or Just International. John and Susan, Water Refilling Station. Yan po, pwede kayo, lahat po yan page namin, pwede po kayong mag-inquire doon. At ang number ko po, 0917-166-4662 or 0922-801-4344. I love you very much. Yan po yung number natin. Okay, maraming salamat. Gerry, yes. Punta lang sila sa Facebook namin, Johnny Sanchez, or page. Madali po nila kaming makakontak. Okay, maraming salamat, Johnny. At kumusta na lamang sa buong pamilya, no? Lalo na kay Aling Susan. At nakapiling ka namin muli sa ating programa. And we will be very glad to have you again on the show sa mga darating na pagtatanghal upang ma-elaborate pa natin ang mga project at mga bagay ay nakala mong pwedeng makatulong hindi lamang sa inyong pamilya, kung hindi sa ating mga kababayang sumusubaybay ng palatuntunan ating alamin. Thank you very much and God bless sa pamilya mo, Johnny. Salamat po. Kailan po kayo pupunta dito? I-schedule natin. Maraming salamat. If we have time and we have to evade the pandemic problem, makakarating ng ating palatuntunan ating alamin dyan. Thank you very much and good day. Salamat po. Okay, kabayan, yan po si Joni Sanchez, kabayan ko, at nakapiling po natin muli sa ating palatuntunan ng ating alamin tungkol po sa mga development na sabihin na po natin talagang naging successful ang nasabing Ginoo sa pagpasok po ng sa mga proyektong kanyang mga binanggit. Sabi nga there are people who have that kind of touch, ano po, yung Midas touch, na kahit na po anong gawin ay pwedeng magkaroon ng magandang alalabasan, ano po, at mga proyekto na pwedeng magbigay ng napakagandang kinabukasan sa isang tao na kagaya po ni Joni Sanchez, kabayan. Okay, kabayan ko, kung sakasakali po na gusto po ninyong mapanood ang ating interview, nasa YouTube po ito, kabayan, Ating Alamin Official. Subscribe na po kayo sa ating palatuntunan ng ating alamin at sa tuwi-tuwi na ay makakapiling po natin ang mga Ginoo at ginang na maaaring makatulong po sa larangan ng pananakahan at pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. Okay, gabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Ka Gerry Jeronimo. Muli po nagpapasalamat, nagpapaalam, kabayan ko, at muli po tayong babalik sa Facebook Live ng ating palatuntunan, Ating Alamin, at sa tuwi-tuwi na mga pagpapakita gawa sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan, kabayan. Okay, ang inyong lingkod nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and God bless ang sambayanang Pilipino.